Ang laso, sir. Yeah, may mayroon siyang sinabi na hindi siya ang source ng papel na yan. At kung narinig ko yung sinabi rin ni Maharlika na ang source nito ay pinadala lang sa kanya sa email at pwedeng insider ng PDEA. In that case, kung maging totoo man yun, you are treading on a very delicate ground na may kasamahan ka dyan na ahas talaga, kung tutusin, ahas. Bakit niya nilik yung papel na yan? Kung totoo na meron, ha? Kung totoo meron. So, ikaw, dinay mo na wala talaga? Yes, Your Honor. Wala pong papel na ganyan. Ito po ang proseso sa isang ahensya gaya ng PDEA. Ipagpalagay na lang natin na nangyari po yung interview nung March 10. Ang sabi niya kasi dito, that the undersigned was the one who personally interviewed the said confidential informant on March 10, 2012 at the IIS office in front of some IIS personnel. Kaya po nandito sila ngayon who were present at that time. And the said interview was reduced to a sworn statement. Anyway, kung may nangyari po sanang ganun, ay kinumpay, as sinabi niya kanina, kinumpay niya in a folder with the confidential na cover sheet, hindi po yan po pwedeng dumiretso kaagad sa Deputy Director General for Operations. Dadaan po muna yan dun sa team leader niya. Because at that time, he was just an assistant chief. Andito po ngayon yung chief niya noon, panahon na yon, si Director Francia. Nasaan si Francia? Is it the back, sir? Puka. Na ito, sir, dapat yung chain of custody ng documents na yon. From him to his team leader, from the team leader to, at the time, it was Director La Chica, then it reaches the DDGO. So ang daming pagpapasahan, sir, ng papel. Bakit nawawala? Talagang mawawala kasi wala naman talagang ganun dokumento kasi. So kayong sinasabi nyo, sir, na delikado kapag may nagli-leak na ganyan, siguradong-sigurado po kami walang dokumentong ganyan. Your Honor. Hirap nito. Dali, ha? Sige. Your Honor. Yung pong sinasabi ni Director General Lasso, no, maganda po yun. Pero nung time nung mistanin nyo ni Asik Gadapan, Hindi po ganun. Alam po yan ng mga kasamahan ko. Pagka sinabi niya, kayo IIS kayo. Hindi kayo dapat nag-ooperate. Hindi kayo dapat nanguhuli. Ngayon, so that time, ikaw IIS? Apo, IIS. Nasa IIS ka? Nasa IIS po. Team leader mo si... Bali, ang that time, division chief ko si... Director Francia. Ako po sa yung anong division? IIS po. IIS. Sa investigation po kami. Ngayon, kagaya niyan, sige po, antayin ko lang po yung sagot ni Director Francia patungkol dito. Kasi sa akin, meron din akong reservation so, patungkol being, dito sa kaso na to. Being your team leader, may lumapit sa'yo na deponent confidential informant, kinunan mo ng sole statement. Kinunan mo, di ba? Yes, Your Honor. Kinunan mo. Pinasubscribe mo sa fiscal? Doon po sa, ang ginagawa po namin sa Legal Prosecution Service. Legal po, yun po yung nag-administer ng oath doon po, yung mga abogado po doon po. So, available. Malala mo yung abogado na yun? Ano po yun eh? Ang, nandun po sa dokumento. Mahirap po magsalita ng eksakto pag particular doon sa dokumento. As far as your memory serves you right, yun lang tinatanong ko. Yes, Your Honor. I'm not compelling you to make false statements, ha? Your Honor, thank you. Francia, yes, nag-ota kayo. Yung apat na kanina na hindi pa nakapag-ota, please. Take your stand up and raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this hearing and investigation? Yes, sir. Thank you very much. Please take your seats po. Ulitin ko, Francia,
ang purpose natin sa hearing na ito is not manira na kung sino dapat siraan. Wala tayong kinukundim dito. Wala tayong didiin na tao dito. Ang ating purpose dito is para malaman kung totoo yung mga dokumento na yon at bakit nag-leak kung totoo yon. At kung kailangan natin mag-legislate ng batas para ipinalize yung unauthorized disclosure ng mga classified documents kagaya ng papel na sinasabi niya ni Jonathan Morales na nilagyan pa daw ng cover sheet na confidential. So confidential, di ba? Unauthorized disclosure of documents security classified as confidential may bring, it may not amount to damage to national security, but it may amount to national shame, ikakahiya ng ating bansa, yung mga unauthorized disclosure of that. Yan nakalagay sa meaning ng confidential. So, totoo ba na ikaw ang team leader niya ng IIS at the time? Your Honor, magandang hapon po, una-una. Yes. Ako po ang hepe noon ng Investigation Division of the Intelligence and Investigation Service. Totoo din po yung sinabi niya, si dating Agent Morales ay assistant chief ko po. Ako po yung hepe niya. So yung pagkatapos mong kinuna ng yung informant mo, Morales, pagkatapos mong kinuna ng mga pidabit, everything, pinaalam mo ba sa boss mo? Sa pagkakatanda ko po, hindi naman po pwede na kikilos ako sa opisina na hindi malalaman ng aking opisina. So alam mo. At kung sasabihin po niya, kung ipagtatapat niya rito sa kapulungan ito, kung nagkausap ba kami o hindi bago itong hearing na ito. Ayun po, bibigay ko po sa kanya. Hindi ko nakuha yung last na sinabi mo. Kung ipagtatapat po niya, kung nagkausap po kami bago itong hearing na ito, nung pumutok tong iskandalo na ito sa social media, at kung ano yung sinabi niya sa akin. Nag-usap kayo? At may sinabi ka sa kanya? Wala po akong natatandang nag-usap kami, pero meron po siyang ibang kausap na nandun ako, pero hindi kami talaga ang magkausap. So hindi kayo direkta nag-usap? Hindi po, sir. May isa siyang kausap na nandun ka? Yes, Your Honor. We did not talk directly. Ito ha, very important dito yung ating integrity. Not only as a PDIA agent, kundi as a person. Otherwise, useless itong hearing natin dito kung magsisinungaling tayo. Yes. Remember, kinabukasan ng ating bansa ang nakasalalay dito. Kaya dapat huwag tayo magsinungaling, aside from the fact that you have taken your oath to tell only the truth and nothing but the truth. So help me God. So klaruhin natin ito. The same goes to you, Jonathan Morales. Ha? So anong sinabi niya? Kung mayroon ka gustong sa... Ako na lang muna po siya magsabi. At nire-respeto ko po siya bilang dating... Sinabi mo niya, hindi daw kayo nag-usap. May kausap na ka daw ibang tao na nandun lang siya. Your Honor, sabihin ko na. Go ahead, sige. Your Honor. Huwag na lang natin aminin. I-deny na lang natin para hindi na magulo. Director na ako. Ha? Ikaw, nasa labas ka na. Oh. Bawa ka naman sa amin. Hindi ko masyado nakuha yun ah. Your Honor. Yes. May I, Your Honor. Katulad po ng sinabi ko, ganun po talagang nangyari. Hindi ko naman po yun tinago. Nasabi ko po yun sa ibang mga kasamahan namin sa PDEA ngayon. Na may ganun na ano? indirectly ay parang ano yung nga nadinig ko yung ano, hindi ko lang po matandaan kung sino yung sinabihan ko.
Ano? Na may nangyaring ganun, na yung sinasabi niya na nagkausap kami, but indirectly po yon. Hindi ako yung kausap niya. Hindi po ako. Yun po ang totoo. May kausap lang po siyang iba. Okay. Pero ano po yun? Nasa telepono yun. It's your word against his word. Ako, wala kong personal knowledge. I am here to set the record straight. I am here to get the truth. Kaya ko kayo pinapasalita. Mayroon akong tiwala sa inyo na sana magsabi kayo na totoo. But anyway, Your Honor, may I, Your Honor? Yes. Yun naman pong pag-uusap na yun, pwede nating sabihin immaterial. Kasi yung mga tanong niyo po sa akin nung una, naging happy po ba? Totoo naman po yun eh. At kung ako po sana itatanongin niyo, eh hindi niyo po itinatanong, kung yung tungkol doon sa ganung mga papel, yung ganun, yes. Dapat po sana yun ang pag-usapan natin. Hindi yun po, nga, kaya nga nawawala tayo dito sa po, yes, sa direksyon eh, dahil ang dami niyong ini-inject. Sige, sana yung papel na yan? Your Honor, sa katulad po din ng mga sinabi ng mga kasamahan ko ngayon na hanggang ngayon ay nasa PIDEA po, matay ko po ang isipin, pabalik-balik na iniisip ko, wala po akong matandaang ganong papel. At wala akong matandaang mga ganong istorya. Yun po ang masasabi ko, Your Honor. Mr. Chairman, Your Honor. Yes, go ahead. Kung wala kang matandaan, bakit, Your Honor, bakit mo i-deny? Bakit sasabihin sa akin, i-deny na lang natin para hindi na magulo? Sino nagsabi? Siya. O, sinabi mo na, i-deny mo lang, i-deny na lang daw. Wala po akong matandaang sinabi kong ganon, Your Honor. Under oath ka? Yes, kayong dalawa, under oath. Ha? Pwede kayong magsama sa kulungan doon sa baba. Kung hindi wala tayo magkaintindihan dito. Your Honor, yes. Mr. Chairman, ang purpose naman po itong investigation natin, kung mamarapatin nyo, para magkaroon po tayo ng sapat na batas, para hindi na po maulit. Kung nagkaroon man po ng sa amin. Yes, you don't have to remind me. Nandiyan sa akin yan. I am the chairman. So, alam ko, kaya lang, in the interest of truth and justice, lahat ng sinasabi niyo dito ay dapat totoo. Kaya ako nga kayo tinatanong at nire-remind palagi na under oath kayo. Kaya nga, magtutulungan tayo dito. You love PIDEA. Diba? Yes, Your Honor. You love your country. Yes, Your Honor. Ikaw, you also love PIDEA. You also love your country. Yes, sir. Oh. So magtulungan tayo dito para maiwasan na itong ganitong leakage na mga classified documents. Yes, sir. Your Honor, since na ito po, no, ang ano ko na lang po dito, bilang alagad ng batas na lang po, parang pulis sa pulis, Your Honor, since na lumabas po ito, itong information na ito, ano ang gagawin natin? Magkakandak ba tayo ng investigation para doon sa mga personalidad na naandito? Meron po kasing mandato ang PIDEA. Ayon doon sa provision ng Republic Act 9165, hindi po ba itong mga ito ipatatawag? Kasi kung ginagawa po natin sa mga ordinaryong tao, hindi po ba po pwedeng gawin ng PIDEA yung kanilang tungkulin para itong mga ito talagang ma-exonerate ni kung kinakailangan o kung kinakailangan managot dahil mayroon silang merong allegation na sila ay gumagamit ng illegal na droga. Can you respond, sir, General Lasso? Your Honor, kaya nga po, inumpisahan namin dun sa liham niya sa akin, hinimay-himay namin. Lumalabas naman na puro kasinungalingan itong nire-report niya. So dun pa lang, gustuhin man naming imbestigahan yung mga allegations niya, wala namang katotohanan. So paano kami mag-iimbestiga na based on mistruths? Kaya nga po, inumpisahan namin, ito, kasamahan niya dati, sinabi nila, walang ganun na nangyari sa naisip nila. Ganun din sa boss niya.
Eh siya lang po ang nagsasabi na may ganitong ano eh, mga dokumento. Sinasabi ko na nga po, wala. Dala namin yung binder ngayon. Kung gusto nyong makita, ganun po ka tedious yung pagpa-file namin. Eh, lahat ng sinasabi niya, nakukontra namin with documents. Siya po, puro lang ano eh, buka. Verbal lang. Kaya, hindi po pwedeng on his mere allegations alone. We are going to invite person. Correct. You're correct. Yes, sir, go ahead, Jonathan Morales. Your Honor, hindi pa po ba yung pinakikita na drug test result na merong discrepancy, meron ng doubt dun sa 2 minutes na drug test? Sino nagsabi na 2 minutes? Pinakikita po yan sa social media, yung drug test result ng dating kandidato na ngayong presidente, Bongbong Marcos. Yung pong kanyang drug test result, lumalabas 2 minuto lang. Yun yung inaano ko doon kay Director General Lasso. Ngayon, pati doon sa kagaya yan, no? Doon sa pre-ops at saka authority to operate, yung sa dokumento na naiwan sa PIDEA, na sinasabi ni Director Francia na i-deny na lang natin. Kasi, Your Honor, ano, mukhang may nagsisinungaling doon sa mga tauhan ni Gerald Lasso. Tawain natin, sige. Sana si Francia. Yes, Your Honor. Sinasabi niya na kinausap daw siya na i-deny na lang natin. Wala po kong natatandaan ganun, Your Honor. Meron kang... Kayong dalawa lang ba nag-usap? Hindi po, Your Honor. May kausap po siya. Sino yung kausap niya? Your Honor, pwede ko bang i-consult po yung aming legal and prosecution service? Kung magbabanggit po ako ng pangalan, baka po makabiolate po ako ng ano... Well, you are under oath here. You are under oath here. Yes, Your Honor. Kung sino yung kasama mo, tinatanong ka ng chairman, sabihin mo, isagot mo kung... Bakit? Meron bang binabayulit mo na batas dyan kung magsabi ka ng totoo? Sino kasama mo? Si Mr. Curioso po. Ha? Mr. Dave Curioso. Dave? Ang kasama ko noon, nakausap niya. Sino yan siya? Dati din pong PIDEA, wala na po ngayon. Do you confirm? Jonathan Morales? Yes, Your Honor. Kumsik, next hearing. Invite, ano pa lang? Dave Curioso po. Dave? Dave, opo. Dave? Curioso. Curioso? Yes, Your Honor. So kayong tatlo nandoon, nag-usap? Hindi po, Your Honor. Kausap niya po sa cellphone po. Kausap niya sa cellphone? Opo. Ikaw, nasaan ka nun? Katabi po nung Dave po. Katabi ni Dave? Opo. So that's it. We gusto natin katotohanan dito. Huwag kayong matakot kung wala kayong tinatago. Kumsik? Yes, Dave? Dave James Curioso. Curioso, dating PIDEA agent? Hindi po. Ano lang po siya, contractual lang po dati. Contractual ng PIDEA? Opo, noon po. Noon. Paano? Contractual ng PIDEA yun? Kilala mo? Yes, Your Honor. Bali, yun po yung mga dati namin mga kasama na may mga connection kami sa isa't isa. Okay. Kaya yun po kung yun yung mga hindi alam ni General Lasso na nangyayari doon sa paligid niya. Maari sa kanya, no, in good faith siya, no, sa pagsasabi na talagang wala, pero yung wala, meron. Kasi nga, merong itinidinay eh. May itinidinay. May usapan na itinidinay. Sandali, ha? Opo. Yung sinabihan ka na itinidinay natin, siya mismo nagsabi o yung kausap mo na si... Siya po, boses niya po yun eh. Basta, itinidinay na lang natin. Ako, itinidinay ko yan. Sabi niya, para hindi na lang magulo. Yun po yung sinabi niya. Okay. Your Honor, at saka... Ako, naintindihan ko naman po siya eh. Ang sinasabi nga niya, director na siya. Hindi, ang ano nun, ako, kumbaga sa ano, kaya nga po ako eh, dumating ako sa point na nag-isip ako eh, teka muna, ako ang ma-pipin down dito. Kayo nandyan, ako nasa labas. Pero,
Pero ako ang nakapirma. Magdi-deny kayo. Ako, Ipet. Ba't nyo i-deny? Sasabihin nyo ngayon, hindi nyo alam. Diba? Dahil maiipit kayo, magagalit sa inyo si Director General Lasso. Kumo ba ang nandoon ay Bongbong Marcos na presidente ngayon, maiipit ako, ako ang lalagay nyo rin sa alanganin? Abay, malaking kalokohan to, Your Honor. Kawawa naman po ako dyan. May pamilya rin po ako. Ako, yung pagkuha ko ng statement na yan, parte lamang po nung trabaho ko. Nagkataon, naging President Bongbong Marcos yan. Paano kung isang ordinaryong tao lang yan, edi pin down yan? Eh dahil ngayon, presidente, ngayon, iwas pusoy. Ayoko ko sana na sabihin, kaya nga sinasabi ko rito, Your Honor, hinahayaan ko siyang magsalita.